welcome back to my channel. So ngayon, magluluto ako ng tokwa curry. Ayan, let's proceed guys. And ipapakita ko na sa inyo ang aking mga gagamitin na sangkap. So andito ang ating mga ingredients. Meron tayong capsicum or bell pepper. Then we have the carrots. Then we have the onion and garlic. And of course, we have the kakanggata at ito yung pangalawa. Ito yung second na in-extract doon sa nyog. So, second na gata. And then, of course, we have the black pepper, brown sugar, salt, rock salt, at ang pinakamahalaga, itong ating UFC curry mix. So guys, huwag niyong kalimutan na hugasan ng bell pepper, ang carrots, and of course, ang ating potato. Hugasan natin ito na mabuti. Although, syempre, babalatan din naman natin ito, pero kailangan hugasan pa rin natin maigi. Ayan, o diba? Madumi siya talaga. Lalo na sa market ko ito binili, hindi siya sa supermarket. So, ayan guys, babalatan ko na ito. Ayan, 6 cloves of garlic itong aking gagamitin. Hugasan natin ito. Ito, medyo may sira to, so ikakat ko siya. Yan, ilalagay natin dito sa strainer para mahugasan natin ang ating potato para sure na malinis. So, ito naman carrots ang ating hugasan. So, dito naman tayo sa ating bell pepper or capsicum. So yan, tatanggalan natin ng seeds. Ayan guys, nasa sa inyo yan if you like to add capsicum or bell pepper. This is my own recipe, so that's why. So ayan, ikakat na natin to. Ayan, hugasan din natin tong ating bell pepper. So, ang next natin is ang ating tofu or tokwa. Slice na natin to ng medyo mas malalaking cubes. And then, we'll divide it into 3. Divide it into 3. Okay. So, yan, jaran, and then another one, dadamihan na natin kasi alam nyo, na-try ko na itong gawin. Kaya lang yung first time na ginawa ko is wala siyang coconut milk and nagustuhan ng mga anakis ko.
So kaya I'll do it again kasi masarap naman pala. So ngayon, this is my second time to cook the tofu curry. Okay, yan, ipipreheat na natin ang ating frying pan. Set natin sa fry. So, yan guys, dadamihan natin ng cooking oil para mas mabilis na maluto itong ating tokwa. So, yan guys, napapansin nyo na medyo merong konting white yung ating oil kasi nilagyan ko siya ng rock salt para hindi siya masyadong dumikit sa kawali habang pina-fry natin itong tokwa. So, ayan guys, ilalagay ko na ang tokwa. Yan yung naputon. So, ayan, ibabalik na rin na natin ng konti. Try lang. Ayun, okay, hindi siya dumikit. Pag medyo naluluto na siya, mawawala na yung dikit niya. Eto na guys, ang ating fried tokwa na gagamitin natin sa ating curry. So, ayun guys, tinanggal ko na yung maraming mantika. Nagtira lang ako ng konti para meron tayong pagigisahan. So, ayan, lalagay ko na tong garlic. Ayan. Hintayin lang natin mag-golden brown. Tunog ko na guys, ang onion. So, ayan guys, golden brown na ang ating onion and garlic. So, ayan, lalagay ko na ang ating potato. So, ayan, isusunod na natin ang ating carrots. Haluin. Haluin na haluin. So, ito na yung pangalawang gata na in-extract doon sa grated coconut. Yun, medyo meron pa ditong buo na yellow. Kasi nilagay ko to sa freezer para hindi siya masira o mapanis. Para ma-prolong yung life. Kasi it's 2 days na ito na binili ko. 2 days ago. Ayan, maghalo-halo tayo guys. So yun, lagay na natin. Lalagay na natin yung salt. Lalagay na natin ang kakang gata. Ayan. Buo-buo din to kasi nagaling din to sa freezer. Nga pala guys, isang buong nyug to. So yan. Mamaya ko na ilalagay yung iba. So yan, ilalagay na natin tong ating curry mix. Ilalagay na natin ang ating tokwa. I-low heat lang natin para hindi tayo masunugan.
So yun guys, idadagdag ko na yung natitira pa nating coconut milk. Coconut milk na naging solid. Yan, para tiyak na masarap ang ating chicken curry. So yan, ilagyan ko to ng tubig para mabanlawan. Sayang naman kasi yung natitira. Tama-tama lang yan pag nakuluan. So i-add natin ang pepper, black pepper. And i-add na din natin ang brown sugar. Yan. Ayan, hayaan muna natin na mag-boil para lumambot yung ating patatas. So yan, i-add na natin ang ating bell pepper. Okay, last lang to para yung ating bell pepper ay crunchy. Hindi siya ma-overcook. Ito na ang rice. Titikman na natin ang ating curry. Let's see what is the taste. Masarap guys. Winner! Try nyo na to guys. And napaka practical, economical para sa mga misis na katulad natin. And yun guys, ang gagastusin nyo lang dito is nasa 175 pesos to 200 pesos. Don't forget to like, comment, subscribe, and hit the notification bell para kayo maging updated sa mga susunod ko pang videos. And that's all guys. Have a wonderful day ahead. Bye!